Hey guys, so kakatapos lang namin mag-lunch and di pa ako naliligo. So bago ako maligo, pakita ko lang muna sa inyo yung aking small business. So meron po akong, ayan, cup. Ito pong cup na ito ay malaki. Ito po yung tagleyan, kapak siya. 120 po, pero pag magre-reseller ka, syempre may discount. So meron po siyang laman na 10 balls. 10 balls talaga. So dito sa cup na to, ang kasya dito ay dalawang balls. So, papakuluan mo siya, yung tubig, kasi hindi mo makukuha yung lasa talaga niya, yung ng tableya, kapag hindi mo pinakuluan. So, hindi pwedeng mainit na tubig lang, tapos lalagay mo yung balls. Dapat talaga, papakuluan ko sa kawali, tapos, saka mo gagawing hot choco, or sa champurado, pwede rin, ayan. So, ayan, 120 to, ito naman 100, and ito na po, jaren, yung aking GK tumbler. So, itong tumbler na to, ay 500 pesos. Pero wag po kayo masyadong mag-expect na malaki po siya kasi maliit lang siya. Pag binuksan mo, parang pang mini lang talaga. Meron din tayong cookies. Ito naman po ay business ni Senorita Vashti. So, meron tayong package na tinatawag. Box, meron siyang cup, meron siyang tumbler, meron siyang dalawang tableya, cacao de cara, at meron din siyang kasamang tatlong cookies. So, ito po ay nagkakahalaga ng 899 pesos. Ayan. How to order? Lagi ko po dito sa baba. Ayan. Sa Facebook and sa Instagram ng GK Shop. Gandang Kara Shop. So, yun lang. Maliligo na ako kasi paalis na ako ngayon dahil medyo stress na naman ng lola nyo kasi pupunta ako ngayon ng talyer at gawa na daw po yung Vios, yung isang sasakyan. And kukunin na siya ng may-ari ni Sir Orly kasi okay na daw. Pero ang masakit na part ay it's bayaran time. Sa hapon ng update, tumawag po ako sa insurance. May insurance po pala ako. Kasi ang nag-aasikaso lahat yan yung kapatid ko si Elionay. Sabi nila, i-approve pa daw nila yun. Pero at least may inaasahan tayo kahit paano. May konti tayong pag-asa. So, yun na lang yung hinihintay ko. Pero yung sa Vios, kailangan ko na siyang bayaran kasi nagginawa na siya eh. Ang tinatanong ko na lang din kung pwede bang abunuhan ko muna tapos makukuha ko pa rin sa insurance yon. So, depende daw yun. Tsaka may mga talyer lang din daw sila na doon magpapagawa. So, aabangan ko din kung pwedeng makuha yung aabunuhan ko ngayon para doon. Tsaka yung mga nabili na rin na parts. So, dahil doon, medyo stress drillon po tayo ngayong araw na to. Pero yan, kaya yan. So, yun ang ganap natin ngayong Sabado. Aalis na tayo ngayon and punta na tayo ng talyer. Okay guys, so today ay pupunta na po tayo sa talyer. Ayan, kakaligo ko lang, nagmamadaling na ako kasi andun na daw si Sir Orly. So, ayan, para matapos na rin yung stress na to. Vlog na ito ay ano talaga eh, paano labanan ang stress. So, samahan niyo ako today kung ano yung mga gagawin ko para medyo mabawasan at matanggal yung stress natin. Yun, so let's go! Okay, so hindi pa kami nakakarating kasi sobrang traffic po dito sa Kalentong. Sobrang traffic as in. So, ayan. This is the moment. Ay, sa wakas umandar na din. Kasama ko kapatid ko. Ayan yung magpakita. So, ayan. Introduce ko na lang sa inyo. Siya ang driver natin for today. So, balitaan namin kayo guys. So, 2 minutes na lang andun na kami. Finally. Okay, so finally nandito na ako, makikipag-usap na ako at magbabayad na tayo. Walang stock pa yun, next week pa dadating. Ah, so ito lang nalang problema? Pero parang ano naman po siya, hindi naman siya halata. Ah, okay. Kasi parang ano naman siya, parang halos wala nga eh. Wala hindi lang maklik mabuti yan. Ah, yun ganun. Pero kakayos naman siya, sobrang parang bagong-bago na ulit. Kakayos. Yan na siya guys, kabakas-bakas. Ipapapirmahan lang ako kay Sir Orly para sa ilalaban natin insurance ng kotse ko naman. So, ayan sila. Orly, kausap yung kapatid ko. Yung no claim, ganyan. Tapos, eto, hindi na ako umaasa sa insurance ito kasi parang leave away na to. Kasi napagawa na, hindi ko alam kung i-accept pa ng insurance kasi tapos na. So, yung akin na lang inaasahan ko. At least kahit paano makakawas-bawas, di ba? So, medyo malapit-lapit na tayo sa
katotohanan na matatapos na yung problema ko, hopefully. So, ayun. Yan sa parang bagong-bago na sa Quebec. So, ayan, naalis sa Sir Orly sa kakasawa niya. Moment of payment na tayo. Nag-i-issue na po ng resibo si ano, Sir David. At nakaalis na rin yung EOS. And ayun, todo tawad ng lola. Yung kinawaran ko po na from 37, ano, sabi niya 34.5 na lang daw. Sabi ko, 34 na lang po. Wala ng 500. So, pumayag naman siya. Sabi niya, sige, malaking bagay din yun ah. So, 34 na lang yung babayaran ko sa kanya ngayon. Turn ito, asikasuhin ko naman yung sasakyan ko. Ah, sige pa. Opo. So, ayun na nga guys. Habang kasalukuyan nilalabas ang aking sasakyan at dadalhin namin dun sa talyer na partner ng insurance. Dadalhin na namin ang kapatid ko. Ay nako, so marami tayong lesson matututunan sa kwentong ito. Lalo na kapag nangyari sa inyo yung gano'n, yung nagkabungguan kayo. Kasi nga nangyari yun sa amin, ano eh. Alam niyo yung taranta ko, may lumapit sa amin na isang lalaki na nasabi niya, ano, nakakabulahaw po kayo sa kalsada, titikitan ko po kayo dahil pag na-traffic, nagkukusok kayo ng traffic, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, para daw kumuha ng police report sa Tondo pa daw. Eh nangyari yung banggaan sa Kalentong. So, ewan ko kung mali ako o tama ako. Pero, kailangan pa rin namin pumunta ng Tondo. So, dahil sa stress na inaabot namin noong araw na yun, napagkasunduan namin nung nabangga, Mr. Orly, na, sige na, ano, wala namang insurance. So, wag na mag-police report, magkasundo na lang tayo, paggawa na lang. Pero, syempre, kapag tuliro ka, diba, sige na lang, ganun ka na lang. Pero, ayun nga, it's good to know na, tama, dapat talaga may insurance kayo para pag nangyari yung mga ganito. And, yun, hindi ko na naisip na ma-insurance nga pala ako. Dalang naisip ko, expired na talaga siya. So, eto, gagamitin natin at papakinabangan natin ang insurance. Diba? So, kahit paano, medyo nakabawas-bawas ng bigat sa dibdib ko. Automatic kasi insurance ko dahil nagbabayad pa rin ako sa kotse na to monthly. So, mawawala lang daw yung insurance kapag na-fully paid ko na. Kung nag-monthly ako sa kanila, kasama nun yung insurance ko din yearly. So, ayun. Yun lang. Let's hope for the best. Sana maging okay ang lahat. So, nandito na kami ngayon sa partner ng insurance. Dito na kami sa kabilang talyer ngayon. Dito kami sa IFX. Tapat na ng cash and carry. Kuha na muna namin yung sasakyan ko dito hanggang di pa na-approve ng insurance yung ating nire-request. Dito na siya. Bungi na siya guys, bungi. Medyo nabawasan po yung stress ko sa, kasi sabi ni Ate Ana, mas maganda rin ako sa proseso. Ayan, siya po yung mag-aasikaso ng ating ano, sasakyan. Ayan. So, alam niyo na yung mga mangyayari, update ko kayo. Kung hinihintay pa namin, documents na lang po. Ma-process na po natin yung claim. Ayan, so, ayan, after nito, makakapagpahinga na ako na maayos. Makakatulog na ako na mapayapa, kahit paano, kasi mababawas-bawasan na yung stress natin. Okay guys, so I'm home and ay, kahit paano medyo okay naman na ako. So ayan, that's it for today. That's my day. And ayun na nga, sa lahat ng mga nasi-stress dyan, paano nga ba labanan ang stress kapag stress talaga tayo at may problema tayo? So syempre, sa una, talagang halos mabibiyak yung ulo mo sa kakaisip, di ba? Ayan, pero isipin mo na lang lagi na lilipas at lilipas din yan, di ba? Everything will be okay. Kagaya ngayon, iniisip mo na lang matatapos din to. Iniisip mo na lang na sana matapos na yung ma-fast forward na agad yung mga pangyayari para at least tapos na agad. Kasi matatapos at matatapos din naman talaga. At pag natapos, may papalit na panibago. Pero syempre iba na yon, ibang level naman na yon. And yun talaga yung hindi na mawawala. Wala na tayong choice dyan. Lagi magkakaroon at magkakaroon ng problema or stress na kakaharapin natin. So ganun talaga. So i-handle mo na lang na mabuti. Kahit minsan mahirap talaga, minsan pa may kapag stress tayo, 'di ba? May mapapagbuntunan tayo. Kaya naman, doon naman sa mga taong halimbawa may mga kasama sila sa buhay or may mga friends sila na stress, 'wag na kayong makipagsabayan kasi 'di ba? Hindi niyo alam kung ano yung level nung nararamdaman ng tao. So, 'wag na kayong makipagsabayan, hayaan niyo lang siyang huminga. Hayaan niyo siyang pagdaanan ng stress na 'yon. Dapat andiyan lang kayo para mag-guide and mag-support. Yan, moral support, napaka-importante niyan.
hindi naman ang masasabi ko sa mga taong nakapaligid, sa mga taong stress. So, pagpasensyahan nyo na. Di ba dapat mahaba talagang pasensya? Kasi pag sa inyo din nangyari, yun din yung hihingin nyo, yung mahabang pasensya din. So, ayun. So, tonight, hinihintay ko na lang si Almira. Hopefully, dumaan pa siya ngayon and baka mag-chika-chika muna kami. Yan, kailangan mo din ng friend pag sa ganyan mga moments, di ba? Para mailabas mo yung nararamdaman mo. Kasi kapag sinolo mo, medyo mabigat, masakit sa dibdib, para kang sasabog. So, kailangan mo talaga ng friend sa mga ganitong pagkakataon. So, yan. Kailangan may outlet din talaga kayo para ma-release nyo yung stress nyo. So, yun lang. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye-bye! Yan, ito po ang isang paraan din ng pangtanggal ng stress, di ba? Sabi ko kasi kanina, dapat may outlet ka. So, yun, sabi ko, bukod sa friend at bukod sa outlet, kung ano man ang outlet mo, kung tao ba yan, bagay man yan, kung ano man, pwede rin to, ayan. Isama mo ang friend mong ano, uminom. Pero huwag naman kayo masyado magwalwal o maglasingan. Kasi baka may magsuka-suka kayo dyan, di ba? Yung tamang chill lang, mas kwentuhan, alam nyo, ganyan. Wala na kasing mga ano ngayon eh. Wala na mga gimmick yan eh. So, sa bahay na lang tayo. Ayan. So, yun lang. Pampaantok lang. So, papahinga na kami after neto. Pala, ganto-ganto lang ang tulo, oh. Oo nga eh. Ayun na, oh. Yan, tulong, tapos na. Sige. Kung mayroon po isa dito nagtatalokbong. Ano ba yan, Mi? Talak mo may kausap ka na naman. Sana all may love life. Wow, may taga, barista na may tagahalok. Buti na lang may mini bar tayo dito. Ang dami naman. Okay lang ba talaga yan? Kasi tayo dapat na malaking baso natin eh. Eh wala tayong basong pang ano eh. Okay, cheers. Okay para sa lahat ng mga problema. At sa mga gulo-gulo natin buhok. Cheers. Kaya nga eh. Sana okay. Sarap naman. O, diba? O, sarap. Pero mamaya, pag tayo lasing pag ikaw tumawa-tawa sa tintolid mamaya. Babalitaan namin kayo mamaya. Ano? Ano babalitaan mo? Kapag lasing na kami. Few moments later. Hey guys, how do you do? It's for Nyla. You can take photos, but you can't take anything. Especially...